Pero ito, Doc, ito pong myopia, ano po yung mga pwede na mga complications na mangyari kapag ang isa pong pasyente ay may myopia? Ano po yung mga pwedeng mangyaring complications? Okay, so yung pinaka-ayaw nating mga complications, nangyayari yan sa mga may high myopia usually, no? So yung low myopia kasi ito yung mga less than 300 ang grado. Kapag moderate, 300 to less than 600. Pag high myopia, ito na yung mga above 600. Wow. 600 and above, mm-hmm. no? So, dahil dyan, mas humahaba yung eyeball. So, mas mataas yung risk for having complications like retinal detachment, yung pagkapilas ng retina, retinal tears, mga punit sa retina, tapos yung myopic maculopathy, yung pinakagitna ng retina, nagkakaroon ng damage. Tsaka, nandyan din yung higher risk for certain types of cataracts, tsaka certain types of glaucoma. And yun yung mga usual na complications sa mga high myopia. Pero Doc, sa both kinds of myopia, Doc, may mga treatment naman tayo dun sa parehas na klase ng myopia at depende ba to dun sa klase ng myopia na kung low or medium or high myopia siya? Yes, no, kaya natin minomonitor pati yung progression. Mm-hmm. Kasi kung basically para mapalinaw yung paningin. We give glasses, contact lenses, and then pag adult na, pwede rin mag-undergo ng laser refractive procedures like LASIK, PRK. Kapag hindi naman pasado doon dahil masyadong mataas yung grado or may factors na hindi ka pwede doon, meron ding options for surgery. Okay. Dok, ito po bang myopia kapag hindi siya na-manage agad? Pwede po ba itong mag-lead sa mga katulad ng mga blindness, ganyan, na kapag hindi po siya naagapan agad ang myopia? So, kapag hindi naagapan agad, yun nga, pwedeng mag-progress to high myopia. And then, yun, mapuput at risk doon, no? So, what we usually do sa mga bata, we monitor regularly. Then, kapag fast progressor, may mga myopia control interventions, katulad ng certain eye drops for certain kids, no? Para maiwasan ito. At saka kami na-monitor din for early signs of those complications para maagapan agad. And then yun, ma-advise din natin na, itong anak ay myopic, talagang dapat mas strict sa use ng screen time, their activities, tsaka ma-encourage yung outdoor play. Ito yung mga magandang practices to prevent na rin, Doc, no? Kahit na sabi natin na hindi naman siya inborn na ganito may myopia para maiwasan. Pero Doc, kung sakali man na hindi naman to inborn at nagde-develop siya pa unti-unti ng myopia, reversible naman po ba yung kumbaga pagtaas ng grado ng isang bata? Well, nearsightedness, once it's there, nandiyan na talaga yan. Usually, pataas siya ng pataas, mm-hmm. or pwede namang mag-stabilize by around 20s. No? Mm-hmm. So, in terms of reversible na condition, kapag suot mo yung salamin or contact lenses, mm-hmm. yun, makakakita ka ng malinaw. Kapag gusto mo talagang mawala yung grado or mabawasan ng walang salamin, yun, pwede mag-undergo ng laser or operation. So, importante talaga na magpa-check tayo para maiwasan na yung lalong pag-angat pa para makontrol na kumbaga yung ating grado. So, sa mga bata, it's recommended na first examination between 6 to 12 months of age, lalo na sa mga preterm, kasi high risk din sila for grado. No? And then, another eye examination between 3 to 5, and then from 6 years old pataas, once a year po. Ayun, yung mga age na kailangan na magpa-check tayo ng mga anak natin.